Napakahirap para sa akin na ikwento ang karanasan ko tungkol sa multo. Dahil noong una ay hindi ako naniniwala. Hanggang sa maranasan ko ang kakaibang nangyari sa buhay ko na muntik nang pumatay sa akin. Matali kong kaibigan si Erwin. Mula pa pagkabata ay sumbungan na ako ng kanyang mga problema. Hanggang sa magbinata at magkaasawa ay kami pa rin ang palaging magkatuwang. Magkaiba kami ng personalidad ng kaibigan kong ito. Kung siya ay sobrang bait, mahinahon at palaiwas sa gulo, ako naman yung tipong madaling mag-init ang ulo, marahas at palaging nasasangkot sa gulo. Kaya tuloy palagi siyang nadadamay pag ako ang kasama. Nagdaan ang mahabang panahon at kami ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya. Siya ngayon ay nagtatrabaho sa munisipyo ng Kamiling, Tarlac. At ako naman ay may sariling negosyo na rin. Rice mill at maliit na gasolinahan na nakapwesto rin sa bayan ng Kamiling. Isa rin akong kagawad pagdating ko naman sa Barrio Bulon Second, kung saan kami ay nakatira. Malapit lang ang bahay nila Erwin sa amin sa baryo. Kaya pag may oras kami pagkatapos ng trabaho, ay nagiinuman lang. Madalas sa aming bahay, makikilala mo na nandyan na si Erwin pagka may kumatok na sa likuran ng bahay. Doon kasi ang paborito niyang entrance pag pumupunta siya sa amin. Isang araw, Lunes, busy ako sa trabaho dahil sobrang dami ng tao sa rice mill. Nagulat na lang ako nang biglang dumaan si Erwin. Hindi kasi ako sanay dahil palagi siyang sa bahay nagpupunta sa tuwing may kailangan siya. Pare, inuman naman tayo ngayon. Anya, mukhang problemado. Sige pare, pero kailangan ko munang tapusin to eh. Nasa gasolinahan kasi si misis eh. Naglib pa lang mokong sa trabaho para lang makipag-inuman. At dahil masyado kong abala sa trabaho ay hindi ko siya naasikaso. Hindi na siguro siya nakapagpaalam nang makita kong wala na siya sa kinauupuan niya. Nainip siguro sa loob ko. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko siya doon. Nakaupo sa terrace. Tulala. Oh, pare, pasensya ka na ha. Di na kita naasikaso kanina. Ang bati ko. Okay lang, pare. May problema lang kasi ako eh. Kailangan ko lang ng kausap eh. Alam mo namang ikaw lang ang maaasahan ko pagdating sa ganitong bagay. Sagot naman niya. Magpapabili na sana ako ng isang case ng beer nang marinig kong umiiyak ang 5 taong bunso kong anak. Namimilipit sa sakit ng tiyan. Namumutla na si Erica sa sakit ng tiyan. Nagpanik ako bigla. Kaya binuhat ko at nagpatulong ako kay Erwin na dalhin sa ospital. May LBM ang anak ko kaya pinakonfine ko muna siya sa ospital. Pagdating ng misis ko ay pinauwi ko na rin si Erwin. Sa madaling salita, hindi natuloy ang inuman namin ni Erwin. Pangako pare, sa Biyernes ng gabi, inuman tayo. Gusto mo, video okay pa tayo eh. Sabi ko, sure pare, sabi mo yan ha. Aasahan ko yan. Siya, sige, alagaan nyo na yung inaanak ko ha. Pare, Biyernes ng gabi ha. Paulit na sabi niya. Pag alis ni Erwin, napansin ang asawa ko. Parang balisa si Erwin ah. Di siya mapakali, may problema ba yun? Tanong ng misis ko. Dapat nga mag-uusap kami ngayon eh. Di nga lang natuloy. Pagdating ng Biyernes, madami pa rin tao sa rice mill. Hindi kami magpanda-ugaga ng mga trabahador ko sa sobrang dami ng taong nagpapabayo ng palay. Pagdating ko sa bahay, gabi na. Di na ako nakapagbihis ng pambahay sa sobrang pagod. Nahiga na ako sa kama at naidlip. Lahat ng tao sa bahay ay tulog na rin. Naalimpungatan ako nang may marinig akong kumakatok sa pintuan ng kusina. Mahahalata mo ito dahil yari sa yero ang pintuan. Isa lang ang nasa isip ko kung sino yun. Si Erwin. Dahil siya lang ang madalas pumasok sa may bandang likuran ng bahay. Naalala ko na may usapan nga pala kami ngayon. Nangako ako sa kanya na magiinuman kami at sasabihin niya sa akin ang kanyang problema. Maraming beses ang pagkatok na yon. Ang panghuli ay pagkabog na. Dali-dali kong tinungo ang pintuan. Nang bubuksan ko na ito ay biglang tumigil. Pagbukas ko ay wala namang tao. Bigla akong kinabahan. Hindi ako naniniwala sa multo pero ba't ganun ang naramdaman ko? Naiihilang ako.
ang sabi ko sa sarili ko, kaya umihi muna ako sa comfort room na malapit din sa pintuan. May kumatok na naman. Pare. 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 Boses ni Erwin pero tila may kakaiba sa boses niya. Hindi ko maipaliwanag kung ano. Oh pare, ikaw lang pala yan. Sandali lang. Sagot ko naman habang ako ay nasa CR pa. Sabi mo magiinuman tayo. Sumunod ka sa akin. Hihintayin kita. Yun ang huling sabi niya bago ko siya pinagbuksan ng pinto. Oo naman pare. Marunong akong tumupad sa usapan. Sandali lang ha, sagot ko pa. Pagbukas ko sa pintuan ay wala na akong namalayan kundi ang pagising ko na masakit ang leeg at ang aking ulo. Kinapa ko ang leeg ko at may sugat ito. Hindi ko alam ang nangyari sa akin. Nasa bahay lahat halos ng kamag-anak namin nang magising ako. Umaga na pala. Parang kanina ko lang kausap si Erwin. Nakatingin ang lahat sa akin na parang nagtataka. Nagkwento ang anak kong panganay na lalaki. Nagising daw siya dahil may narinig siyang kumakatok ng malakas. At narinig din niya na may kausap ako. Oo nga, kausap ko nga si paring Erwin kagabi. Wika ko. Nagkatinginan silang lahat na parabang may kaharap silang nasisiraan ang ulo. Nagpatuloy ang anak ko sa pagkukwento. Nalaman ko na ako pala ay nagbigti. Ayon sa kanya, nang magising siya, lumabas siya ng kwarto at nakita raw niya akong dahan-dahang naglalakad. Nahawak ang cable ng mikropono papunta sa sala. Sabay pinakita niya sa akin ang isang kabling mahaba na madalas naming gamitin kapag kami ay kumakanta ng video okay. Nagtataka daw siya kung bakit alas 4 na ng umaga ay bala ko pang mag-video okay. Alas 4 na pala noon. Ang buong akala ko ay maaga pa. Pinapanood lang raw niya ako sa aking ginagawa. Matagal daw akong nakatayo at nakatingala na tila may hinahanap. At nang siguro ay mahanap ko na. Tumungtong daw ako sa silya. Pinali ko raw ang isang dulo ng kable sa isang nakausling kahoy ng kisame. At ang kabilang dulo naman daw ay sa aking leeg. Kinabahan raw ang anak ko sa aking ginagawa. May hinala na raw siya na pagbibigti ang gagawin ko. Pero sa anong dahilan? Maski ako ay walang alam na dahilan kung bakit ko nagawa yun. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Napakasaya ko sa buhay ko para gawin ang pagpapakamatay. Dali-dali raw siyang tumakbo galing sa hagdan ng aming bahay, patungo sa kinaroroonan ko. At dahil daw medyo malayo siya ay nakuha ko raw tadyakan ng upuan na tinutungtungan ko, kaya nagkaroon daw ako ng sugat sa leeg. Binuhat daw niya ako at nagsisigaw na raw siya para humingi ng tulong. Basta ang huling naaalala ko, kausap ko si paring Erwin kagabi, yun lang, paliwanag ko. Umiiling silang lahat sa hindi malamang dahilan. Nagsalita ang misis ko na sobra kong ikinagulat. E paano mangyayari yun? Alas 12 pa lang ng hating gabi. Natagpuan si paring Erwin patay. Nagbigti rin gaya ng ginawa mo. Ewan ko ba sa inyong dalawang magkaibigan kung ano ang mga nasa isip nyo? Ang sabi pa nito. Si paring Erwin? Nagbigti? Kinilabutan ako sa nalaman ko. Hindi ako makapaniwala dahil talagang kausap ko lang siya. Oo, at least siya may valid na dahilan. Nahuli pala niyang may kasiping si Maring Annabel. Sagot ng asawa ko. Eh ako, napaka-unfair naman yata na gawin mo sa amin yan. Dahil wala akong lubos na maisip na kasalanan o pagkukulang namin sayo. Dugtong pa nito. Ipinaliwanag ko sa kanila na wala talaga akong alam sa ginawa kong yun. Ikwinento ko ang buong pangyayari mula nang magyaya si paring Erwin makipag-inuman. Kaya pala balisa si paring Erwin dahil sa problema niya sa kanyang asawa. Sa sobrang pagmamahal niya ay ipinaubayan na lang niya si Annabel sa kalaguyo nito. Mahina ang loob ni Erwin pagdating sa babae. Alam kong mahal na mahal niya si maring Annabel kaya niya ginawa ito. Nalaman din niya na hindi siya ang tatay ng kaisa-isa nilang anak. Ako lang ang hingahan ng sama ng loob ng kaibigan ko. Kaya hanggang ngayon ay nakukonsensya ako sa nangyari sa kanya. Ni hindi ko man lang napakinggan ang kanyang hinaing. Ayon sa matatanda, ang hindi matahimik na kaluluwa dahil sa pagpapakamatay gaya ng pagbibigti, ay naghahanap ng karamay, ng kasama dahil takot at malungkot siyang mag-isa.
saan man naroon si paring Erwin. Lubos akong humihingi ng tawad.